Tapos na ngayong araw ang public interviews ng JBC o ng Judicial and Bar Council sa 20 nominado sa pagka-Chief Justice. Sa huling araw ng interviews, sumalang ang 2 Associate Justice ng Korte Suprema, isang dating congressman at ang chairperson ng Securities and Exchange Commission. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tinapos na nga ng Judicial and Bar Council ang kanilang public interviews sa 20 nominado ng pagka-Chief Justice ng Korte Suprema. No? At ito ay sa kabila ng reklamo ng Kongreso tungkol sa proseso nito. Tony Cayusa? Sa huling public interview ng Judicial and Bar Council, sumalang si Chairperson Teresita Erbosa ng Securities and Exchange Commission o SEC. May higit 30 taon nag-practice ng private law si Erbosa. Gaya sa ilang outsider nominees interesado ang JBC sa programa ni Erbosa para mas mailapit pa ang korte sa mga ordinaryong mamamayan. How do you propose to make access to justice or enhance access to justice by the poor within the first 100 days of your incumbency? Maybe we should have more special courts to deal with special cases. And maybe the filing fees should be graduated according to the nature of the case. And there should be more meaning to litigating as an indigent. And some provisions of law will probably be utilized in order that there would be less delay and less congestion. Teki at tila always in the loop naman ang CJ nominee na si dating San Juan City Representative Ronaldo Zamora. May gamit pa siyang iPad habang sumasagot sa mga tanong ng panelists. Nakilala si Zamora bilang Executive Secretary o Little President ng Noy Estrada Administration. Bukod sa paggamit ng teknolohiya, itinutulak ni Zamora ang mas malawak na paggamit ng wikang Filipino sa mga hukuman. Nag-aalala po ako ng nangyayari sa ating bayan ay nagkakaroon tayo ng parang 2 lingwahe in the law. Ano po yan? English, which is used by our justices, by our lawyers, by our courts, and then Filipino, which is used by everybody else. I am a little worried that because of this, the law becomes separate from the lives of ordinary people, when it should be completely a part of the lives of ordinary people. Sunod na sumalang sa interview sa Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Si Sereno ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Noynoy Aquino sa Korte Suprema at sa 6 na mga maestradong nominado sa pagka-Chief Justice, si Sereno ang pinakabata sa edad na 52. Hindi kaya maging isang suliranin nyo ang sitwasyon na ito na kayo ang pinakabata? Makukuha nyo kaya ang paggalang, kooperasyon at pagsunod ng iba pang maestrado sa kataas-taasang hukuman? Ang lahat po kaming maestrado sa Korte Suprema, iisa lang po naman ang sinumpaang sa panunungkulan. Okay. Iisa lang po rin ang konstitusyon na aming iniinterpret. Dumepensa naman si Sereno sa usap-usapan noon na siya umano ang nagbungkahin ng 10 bilyong pisong compensation sa pamilya Cahuangco para sa Hacienda Luisita. Hindi po namin ever na pag-usapan kung magkano talaga. In other words, pumasok na po yung mga feed from the outside. It is not on the record. Pinakahuling sumalang sa interview sa Associate Justice Presbytero Velasco Jr. Noong una ay ayaw raw niya sanang tanggapin ng nominasyon. I believe that Senior Associate Justice Antonio Carpio should be appointed to the position because I strictly follow the seniority. Hindi itinanggi ni Velasco ng marami ang nalungkot sa Korte Suprema nang matanggal sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona. Pero panahon na raw para umusad mula sa kabanatang yun. I don't know why they say that there has to be a cooling period. When the then Chief Justice was removed, definitely, I must admit, there was some sadness among the members of the court and also the court personnel. That's understandable because your chief was taken out. Kahit tapos na ang interviews ng JBC, nakukwestiyon pa rin ang kanilang proseso. Kanina, hindi na umaten ang isa sa 2 kinatawa ng Kongreso na si Iloilo Representative Neil Dupas Jr.
Nagdesisyon kasi ang liderato ng Kamara at Senado na huwag na muna silang sumali sa proseso hanggat hindi pa nareresolba ang issue kung ilang boto ba ang pwede mula sa Kongreso. Amen. Jessica, kapapasok-pasok lamang no na balita galing sa Judicial and Bar Council. Ang sabi nila ay sa halip na sa Lunes ay sa Thursday daw magpakabutuhan ng mga miyembro ng JBC to come up with a shortlist of nominees para i-forward nila yan kay Pangulong Aquino, Jessica. Okay, Joseph, paano kung hindi pa rin ma-resolve itong issue kung ilang bang boto talaga si Senator Escudero at si Congressman Tupas? Ang sabi, kung hindi magpa-participate yung Congress sa Thursday, no, at walang mailabas na final ruling yung Supreme Court tungkol dun sa motion for reconsideration nila doon, ang sabi ng JBC is that they will proceed with the voting. Anyway, kung mawawala yung boto ng Congress, mga anim pa rin naman sila. So it's a quorum. Kung pagpapasaya natin yung bilang ng mga membro sa JBC, Jessica. Okay, kasi problema, no? Kung paano nga buboto as one itong Senate and yung kinatawan ng Kamara o ng House of Representatives. Correct. At walang gusto magbigay, no? Doon sa Senado at saka sa House natin kung sino yung magiging representative nila. Ang sinasabi nila is that a senator cannot represent a congressman and a congressman cannot represent a senate. So definitely, they will not participate until that issue is resolved and maybe the Supreme Court says with finality kung ano ba talaga ang bilang na kailangang ibigay ng Kongreso doon sa botohan sa JBC, Jessica. Okay, so yung voting ba is going to be the last step or the last task for the JBC pag nagbotohan na sila sa Thursday for the shortlist that ends their job? That's right, ma'am. Pag naibigay na nila yan, ang sabi naman kasi nila, i-anunsyo nila sa publiko. Yung deliberations will be confidential. If they come up with a shortlist, ibibigay na nila yan sa Pangulo at tapos na yung kanilang trabaho. Ang sabi naman ni Pangulong Aquino, kung ano yung ibigay ng JBC, yun yung pagbabatayan niya, no? Ng kanyang pagpili. At hindi na niya yan ibabalik para magpadagdag ng ibang pangalan na gusto niya, Jessica. Okay. What if wala sa shortlist yung manok ng Pangulo? Well, we go by what the President had said in London, no? Nung nandun tayo, ang sinasabi niya ay, tinanong natin, sir, kung wala yung, kumbaga, yung preference nyo, no? Dun sa shortlist na ibibigay ng JBC, ibabalik nyo ba yan para sabihin sa JBC na baka pwede nyo isama? Ang sabi niya ay bound siya by what the JBC will give him, Jessica. Okay, and then what happens to all those talk about yung mga bank accounts na susuriin din yung mga bank accounts itong mga nominado? Kasi wala tayong narinig na ganyan dito sa public interviews. Meron pa bang time para imbestigahan yan ng mga miyembro ng JBC? Kasi nga, I think this is a valid issue dahil ito yung mga ibinato sa dating Chief Justice which became the basis for the impeachment, di ba? Correct. I think the impression that we're getting from the JBC is that kung ano yung makikita nila doon sa mga bank records will be for their eyes only. Oh. Hindi natin alam kung kailangan pa nilang isa publiko yan o kung may magde-demand na isa publiko yung mga bank records ng mga kandidato, because ang flip side ng argument na yan is that they will open up naman themselves, yung mga candidates, to harassment if ever. So it's safe to assume na bawat nominee may file na hawak ng mga JBC members at maaaring nandyan yung mga bank records, whatever kung meron man, derogatory record na nandyan, etc. Nandun lahat. Hindi nga lang nila binuksan dyan sa public interviews. Yes, because that's part of the requirements, Jessica. And then ang assumption natin yung ipo-forward nila ng listahan o pangalan kay Pangulo ay medyo, yung tinatawag natin na medyo malinis na. And that's as far as records are concerned, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.